ang good news mga kababayan, although masakit man, pero we have to reveal this. Limang NPA ang patay kahapon. Nang umaga sa Kawayan, Masbate. Tatlo ang sumuko, kasama ang wounded, apat lahat. Ulitin namin ha, halos isang squad ito ang na-neutralize. Lima ang patay, 5 body counts. Kawayan, Masbate. Tatlo ang sumuko after 10 minutes of firefight, kasama mga armas nila. Ang isa ay nasumuko din ang sugatan at kayo ay ipinapagamot na ng ating Philippine Army 2nd Infantry Battalion sa Masbate, ma'am. Hmm. At 6 na high-powered rifles ang nakuha sa labanan. Hmm. 5 high-powered rifle na M16 Armalite at isang AK-47 at maraming mga pampasabog. Imagine siyam halos itong neutralization, 5 patay, 3 sumuko, kasamang nahuli at sumuko na sugatan in Masbate. Aside sa encuentro, ma'am, sa Kabangkalan, 2 days ago, 3 din ang patay na NPA at 5 armas na high-powered ang na-recover. Sa San Francisco, sa may bundok peninsula, 3 din ang patay, 1 sugatan at captured. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao sa lahat ng ating mga kababayan na nakasubaybay sa mga oras na ito. Ako si Franco Baranda at ito ang Laban Kasama ang Bayan. Isang pagbati na magandang araw rin po ang aming ipinaaabot sa ating pinakamamahal, kagalang-galang at butihing pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, dahil katuwang katulong tayo sa kanyang ministry sa paglalahad ng mga katotohanan sa ating bayan. At salamat po muli sa pribileyo makasama sa programang ito na layunin maisuwalat ang katotohanan laban sa mga komunistang teroristang CPP, NPA, NDF. Kaya naman, samahan niyo po muli kami sa isa na namang araw ng talakayan. At kasama rin po natin ngayong umagang ating mga co-anchor na sina Jeffrey K. Eric Celis at Dr. Lorraine Marie Badoy. Magandang umaga, team. Good morning. Yeah. Good morning, team. Good morning, Franco. Good morning, ma'am. Good morning, ano na pangalan mo? Brother Eric. Ang dami mong pangalan, Eric. Morning, ma'am. Good morning, Eric. Yes. And good morning sa ating mga kababayan na sumasama sa atin ngayon dito. We also like to thank Pastor dito sa regalo na ibinigay niya sa atin, no, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, ang isang kakaibang programa na kung saan ang ating layunin ay ang pagmumulat ng ating mga kababayan para matapos na natin ang actually tapos na siya. Umuusad na tayo. Gusto lang natin na to meet the promise of our country, no. So maraming salamat at sinasabayan ninyo kami dito at I would like to say hello to my pops. Good morning, pops. Good morning, pops. Morning, pops. Ni talaga umuwi sa akin, Eric. Hindi na kita babatiin dito, ha. Sumusobra ka na. Oh, and I'd also like to say good morning to the Veluz sisters. Yes. No? Si Tess and si Angus and si Mrs. Vilma Absalon. Malapit na yung kaso ni Kit. No? Nagkakaproblema. Oo, nagkakaproblema. Pa iba-iba yung judge na nag-hear. So gets a lot of strength when she watches us, no? And we also likewise, we also get a lot of strength and, and inspiration from her. And also sila Paulette and Peter Serrano, Peach. Hello, lagi Peach. Hello, Peach. And good morning, lalo na sa ating mga kababayan na sinasabayan ninyo kaming lahat. Thank you so much. Thank you, Ma'am Lorraine. Thank you, team. Thank you, Brother Franco. Good morning. At paggalang at pagbati din po ang pinapaabot namin kay Pastor Kibuloy. Sir, Pastor, maraming salamat for your courage, wisdom, and generosity for coming up with the program Laban Kasama ang Bayan, and of course, ang programa at ang istasyon ng SMNI News, which is now the new media platform and the partner of the Government for Nation Building at sa pagtatanggol ng kapayapaan, kaunlaran, at demokrasya ng bansang Pilipinas. Of course, ma'am, sinasamahan tayo, hindi lamang ng sambayan ng Pilipino ang mga suki. Lalo na po, si Sir Tony Vera Cruz ng Society of Catholic Communities in Action Nationwide. Hmm. At ganun din po ang butihing may bahay at partner ni sawa ni former DG, Director General of NICA. Ay, si Ma'am Lita. Ma'am Lita, ma'am. ang wife ni Director General Alex Paul Montiagudo ng NICA, Scout for a group ng ating mga active and former operatives of the Philippine Army Intelligence na nagtatanggol ng kapayapaan at demokrasya, Momo Girls sa Iloilo City Government. Hello, good morning, yes. Momo Girls. And si Langging, ang aking morning, Langging. Yeah. Brother Franco, before ko ibalik sa iyo, may good news ako sa inyong dalawa ni Ma'am Lorraine. Before ang ating talakayan dito sa
mapang-alipusta na propesora ng UP Diliman na kanyang kinukutya ang proseso ng batas at ang jurisdiction at otoridad ng korte natin na tumutugma ang kanyang mga ipinapakita sa attitude ng mga operatiba ng CPP, NPA, NDF. Ang good news muna. Yeah. Ang good news mga kababayan, although masakit man, pero we have to reveal this. Limang NPA ang patay kahapon. Nang umaga sa Kawayan, Masbate. Tatlo ang sumuko kasama ang wounded, apat lahat. Ulitin namin ha, halos isang squad ito ang na-neutralize. Lima ang patay, 5 body counts. Kawayan, Masbate. Tatlo ang sumuko after 10 minutes of firefight kasama mga armas nila. Ang isa ay nasumuko din ang sugatan at ngayon ay ipinapagamot na ng ating Philippine Army 2nd Infantry Battalion sa Masbate, ma'am. At 6 na high-powered rifles ang nakuha sa labanan. 5 high-powered rifle na M16 Armalite at isang AK-47 at maraming mga pampasabog. Imagine siyam halos itong neutralization, 5 patay, 3 sumuko kasamang nahuli at sumuko na sugatan in Masbate. Aside sa encuentro, ma'am, sa Kabangkalan, 2 days ago, 3 din ang patay na NPA at 5 armas na high-powered ang na-recover. Sa San Francisco, sa may bundok peninsula, 3 din ang patay, 1 sugatan at captured, ma'am Lorraine. Eh, may tanong ako, Eric, no? Kung ikaw ay isang operatiba sa Kongreso at naririnig mo na itong pagbubulusok ng CPP, ano nararamdaman itong mga kagwang na ito sa Kongreso? Deep inside, ma'am, lumoral. Hindi lang nila maipakita. That is why, kung mapapansin mo, ma'am, panay ang kanilang propaganda. May House Bill resolution sila na pinafile para mapakita lang na ang kanilang paniniwala at pagtatanggol sa organisasyon Brother Franco ay nagpapatuloy. Pero sa tanong ni Ma'am Lorraine, nakakaramdam ba sila ng pagkalomoral? Yes. And by the way, we are also requesting na we have received news also kaninang umaga na nag-undergo ng heart surgery procedure si Teddy Casinio. So, bilang kabahagi isa sa kabila sa CPP, NPA, NDF, we also want him to recover for him to face later on ng accountability niya sa taong bayan. So, kaninang umaga, nakareceive ako ng news, Eric, ang kaibigan mong si Teddy Casinio ay nag-undergo ng heart procedure. He has a heart. Yeah, na-confirm na may puso siya. That's amazing. Oo, may puso siya. So, nangangalap ng suporta si Carol Araulio. May mga cellphone number dito na ipinadala. Kung pwede daw mag-ambag-ambag tayo. Hindi ko na pinansin siyempre yung pag-ambag-ambag. But yung good news, maliban doon sa kay Teddy Casinio, na we respect his family's desire na siya'y gumaling at we will more respect them na pagkagaling niya, humarap siya sa mga pananagutan nila sa taong bayan. Mm-hmm. Of course, ang ating ditong ipinapalaganap ay mga balita na pumapasok sa amin. Ma'am, hindi ko to maubos maisip na ang Masbate na during my time. Yeah. When I was with the NPA National Operations Command, Brother Franco, nag-stayed kami dyan mga 6 na buwan. Sa lugar na ito, paligid ng Masbate. During that time, ma'am, ang NPA sa Masbate was 450 plus. Wow. With more than 15 platoons. Yeah. Wow. Imagine, 15 platoons, pati Tikaw Island, Burias Island, may NPA. Ngayon, mabibilang mo na lang sila sa multicab. Kahapon, siyam pa ang na-neutralized, 5 patay. 3 ang sumuko, 1 sugatan, Ma'am Lorraine. Pero Eric, kasi si Mrs. Vilma Absalon, she's from Masbate. Ay, diba? Pala, so, Masbate pala. On a regular basis, we communicate, diba? On an almost daily basis. Hanggang ngayon, naghahasik pa rin talaga ng lagim itong mga CPP. Pumapatay pa rin. Yes, also, kasi si kahit na konti sila, no, mga duwag nga, diba? Patago-tago, tapos maghahasik ng lagim ng ganyan, diba? So, up until we really end this, no, yung katahimikan na talagang minimithi natin at gusto maramdaman na ng mga taga Masbate, hindi nila makuha-kuha hanggang talagang matanggal na ito. And government will, well, right now, government is really also doing its part, di ba, with the barangay development projects and all of that, no? Eric, I'm sorry, and Franco, no? Parang yung news mo about Teddy Casinio getting heart surgery, din pumasok, no? Ma'am, mga 7 a.m. Yeah, so parang but the news 2 days ago pa siya nag-undergo, mukhang nasa ICU recovery na daw. Really makes you think about life, no? Maikli lang ito, no? Napaka-ikli nito. Okay, idaran ko lang siya, mama. Yeah, and I, ano na? Kaidaran lang kami. Ah, really? Oo, so, yeah nga. So, 50 lang siya, 51. Parang you really want to ask Teddy Casinio, is it worth it? Is it worth it? All that grief and destruction that you caused our people? You think you're immortal? None of us are. None of us are getting out of this alive. And yet, what you've done
no, in that short life that we're all given, yes, is to sow grief and destruction in our country. No? So we cannot forget him, ma'am, na siya ang una nagtanggol sa NPA. Nang pinatay nila si Kit Absalon. Ted Casino is one of the most hardened, no, urban operatives of the CPP, NPA, NDF. Which means, Eric, no, what you've taught us is talagang grabe yung harm na nagawa niya at yung proteksyon at depensa sa mga teroristang ito. Yeah. No? But of course, ma'am, as a humanitarian as we are, kami sa laban kasamang bayan, si Manuel doktor yan. Yeah. We also look forward to your recovery sa pamilya niya. But may kadugtong yun. At pag nag-recover siya, sana tumalikod na siya sa CPP, NPA, NDF. At tulungan na niyang pamahalaan na papanagutin ang mga naiwan pang mga may sala sa pamunuan ng CPP, NPA, NDF. That would be a better redemption and recovery for him. Yeah, that's true. Sa akin, question kaya, Eric. Mm. What if yung mga ganong klase, mga big-time na urban operative ang umangkin ng kanilang kasalanan at tumalikod bilang CPP, NPA member? Anong kaparusahan? May parusa ba to or it's gonna be the same with the NPAs there sa mga bundok? May kaparusahan yan. Pag ganyan nakataas, hindi na. At mabigat yun kasi papatayin din sila. So, sa sinasabi ni Ma'am Lorraine, isa yan sa mabigat na desisyon. Pag tumalikod ka at nag-cooperate ka sa government at tumulong ka na labanan sila, papatayin ka nila. So I think isa yan, ma'am, sa rason kung bakit maraming mga urban operatives like Obet De Castro na nilulumot na dyan, ma'am, ayaw pa rin sumurender. Kasi tatatakot siya na, sa tanong ni Brother Franco, na siya ay babalikan at papatayin. Similarly with Carol Arroyo. Ganon din yan, Brother Franco. Like sa amin, the way we are doing right now, yung mga kasama ko, mga dating kadre at mga rebelde, every day na nandyan kami at nandyan ang CPP, NPA, NDF, ma'am, and we are broadcasting here, umaharap kami sa ganyang panganib. Kasama kayo dyan, Ma'am Lorraine and Brother Franco. Pero ma'am, Eric, may isa ka pa yatang gustong idagdag sa before tayo pumunta doon sa nang aalipustang propesora. Pero tingin ko, no, if I were in their shoes. So kasi sinasabi mo parang trapped na sila eh, 'di ba? Trapped na sila, parang essentially, ma'am, dami if you do, dami if you don't, 'di ba? Pero tingin ko I would rather err on the side of really, I would rather choose government, no? Yeah. Kasi government will really take care of you. Talagang very forgiving ang government. Bibigyan ka talaga ng pagkakataon mag-second life, no? Yeah. Pero ang CPP, ang CPP, grabe, no? Wala na. Impyerno ka na talaga. So, I cannot help but imagine kasi Eric and Franco, what it would look like if one of these hardened urban operatives will come and join us, no? And say, if all of them will say something like mali kami, no, hindi nagwo-work ang itong National Democratic Revolution, it is a failure and we are now ready to lay down our arms the way we've always wanted them to do, di ba? Cannot help but imagine that, no? It would be so much better. Yeah, so therefore we look forward to the full recovery of Mr. Teddy Casino, and we look forward for him to do the redemption and restoration of the country by joining the government for his second life. Where will he have his operation? Will it be at the heart tapos center? Tapos na yata, ma'am. Nasa recovery na siya sa isang hospital dito sa Makati area. Kala ko heart center. So si Imelda ang nag-anyan. Imelda Marcos ang nag-build. Wouldn't it be ironic? Sa Makati sila. Baka government hospital yan, ha? Tingnan natin. So si Carol is Carol Arroyo is looking for solicitations and donations. So yun, pumasok ito na balita ngayong umaga lang. Again, ang Labang Kasama ang Bayan will always observe the standard of humanitarian interaction sa ating mga pinupuna at mga ibinubulgar dito. Mga kapartner, alam naming hindi ninyo hahayaan na malinlang ang ating mga kababayan, lalo na ang mga kabataan, sa kamay ng mga salot ng lipunan. Para tuloy-tuloy ang ating Laban Kasama ang Bayan, subscribe na sa aming Facebook at YouTube channel, Laban Kasama ang Bayan. O di kaya'y subaybayan kami sa twitter.com/SM9News.